Hello Philippines and hello Pakistan. Hello sa inyong lahat. Magda-Tagalog tayo ngayon ha kasi komportable ako sa Tagalog. Ako, pure na Bisaya. Tapos ngayon, nandito kami sa Pakistan kasi nga yung asawa ko is Pakistani. And then may tatlo kaming anak. Tapos yung iba pag nandito ka sa ibang lugar kasi nga yung ano, yung tawag nito, yung tradition nila, maano ka, ma-amaze ka, katulad bagong-bago ko dito na malingki kami. Pumunta talaga ako sa palingki kahit bawal yung mga babae maglabas-labas. Talagang sumama ako sa asawa ko. Gusto ko makita yung around Pakistan, what is the people, ganyan, background, mga ganyan. Gusto ko malaman, gusto kong i-adapt sa sarili ko lahat ng mga pagkain nila, ganyan. So, sumama talaga ako tuwing mamalingki yung asawa ko. Kahit maglakad man kami, kahit umulan o bumagyo, basta sasama ako sa kanya. Sabi ko sasama ako, gusto ko lang tumingin doon sa palingki nila. So, ngayon, pagdating namin doon sa palingki, unang-una ko sa palingki pagdating ko doon, tiningnan talaga ako ng mga tao kasi nga kahit naka-tradisyon ako ng damit nila, nakabalot na ako, nakaganito ako, tiningnan ako ng mga tao. Usually yung mga nagtitinda doon is puro lalaki, walang babae doon na nagtitinda sa palengke. Puro talaga lalaki. Sabi pong mga lalaki, malayo pa lang, nakikita ko na sila na ang tawag nito, nag-uusap. Sabihin ng isang lalaki, uy, 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 tingnan mo isang babae, saan kaya yan siya galing? Sabi ko, bakit kaya sila naging ganyan? Pag tinitingnan ko sila, tumitingin sila sa akin. Sa akin lang naman sila tumitingin, hindi naman sila tumitingin sa mga Pakistani, kapwa nila Pakistani. Sabi ko sa isip ko, bakit kaya nila ako pinag-uusapan? Bakit kaya nila ako, pag dumadaan ako, tinitingnan nila ako ng mabuti? Sabi ko, bakit? Sabi ko sa kasama ko, sa asawa ko, bakit may dumi ba yung mukha ko? Bakit nila ako tinitingnan? Sabi nila, sa isip ko, ay sabi ng asawa ko, kasi nga, ikaw lang kakaiba dito yung mukha mo. Kung bakit? Ano nangyari sa mukha ko? Sabi niya, tingnan mo nga yung ilong mo, ang liit-liit. Tapos, yun, pagbalik ko sa bahay namin, nanalamin ako. Tapos yun ang sabi ng asawa ko, ang ilong ko na, ang liit. Tapos nanalamin ako, bigla sabi ko, hala, tingin sa lamin ko. Ay oo nga, lahat ng mga tao dito, ang lalaki ng mga ilong nila, talagang pointed talaga sila. Kahit mga bata dito guys, nga ang liliit ng mga bata, talagang ganyan yung ilong nila, o talagang pointed na pointed. Tapos siguro sa akin, nagtaka yung mga tao kasi yung ilong ko, ang liit, ganyan yung ilong ko siguro. Tanong nila, hala ka, saan galing bansa kaya itong babaeng ito, bakit nandito to sa bansa natin? Kaya yun siguro ang pinag-uusapan nila sa mukha ko. Kaya ngayon, isa namang tradition is yung ito, yung hikaw sa ilong, no? Tapos, nung mga 3 times, 5 times na akong pumunta ng palengke, hindi na masyado ako nila ang pinag-uusapan pag dumadaan ako. Hindi na nila ako masyado tinitingnan. Kasi nga, may hikaw ako sa ilong. Isang dito, nag-advise sa akin ko, bakit na-confuse ako? Bakit tumitingin sila sa akin talaga? Nahihiya ako or anong, may kasalanan ba ako sa kanila? Tapos sabi niya, alam mo bakit? Yung tradisyon namin, magpalagay ka ng hikaw dito sa ilong. Kasi nga, dito, maliliit pa lang yung bata guys, mga 5 taon, ganyan, 6 na taon, may hikaw na sila dito sa ilong, nilalagyan nila as a sign of tradition nila, baga ganyan, Muslim, Pakistani, ganyan siguro. So, yun, nagpalagay ako ganito, ganyan, nagpalagay ako kahit ang sakit-sakit, naku, binabaril ng bakal na baril, yung maliit na baril na, ang liit-liit na baril na bakal talaga, pagbaril sa akin ito, ang nagawa dito, lalaki pa rin, puro lalaki talaga, wala talaga ditong manuhan na babae na tindira, ganito, ganyan, puro talaga lalaki. Tapos, nakakatawa kasi, pagbaril niya nito, naku, nakasigaw ako ng malakas na malakas, at saka nakaiyak ako talaga sa sobrang sakit nito sa paggawa. So, gumaling to siya ng mga
3 months talaga siya, exactly 3 months, gumaling itong ilong ko na maga, ganyan, ganyan. Basta tiniis ko lang talaga to siya para lang gumaling at hindi na ako nila pagtatawanan sa palengke kung saan man ako magpunta. Tapos ngayon, pag ano, gumaling na yung ilong ko, di, siyempre, galagala na ako dun sa palengke kung saan ako pupunta. Kasi nakaka-board sa loob ng bahay talaga. Pag housewife ka, plain housewife ka ng Pakistan or Muslim country talaga, talaga ang babae sa loob ka lang talaga. Kahit mamalingki, asawa mo pa, kahit bibili ng napkin mo, asawa mo uutusan mo. Kasi nga, ang babae dito sa loob lang talaga ng bahay. Sila yung nagtatrabaho sa bahay. Ang lalaki sa labas talaga, kahit ang uras sila, uwi, basta sa labas. Pag ang babae, sa loob lang talaga, kahit makapunta ka man lang ng labas kapag ano, kapag special na occasion, bibili ka ng damit or pupunta ka ng ospital, ganun. Pero pag papasyal-pasyal ka, wala dito, ganyan, hindi uso dito, ganun. Tapos nun, mayroong hikaw na ako, pumunta na ako sa palengke, hindi na nila ako pinagtatawanan, hindi na nila ako chinichismis, yung mga lalaking chismoso, kasi nga, akala na nila, Pakistani na ako, kasi nga, may hikaw na ako. O ngayon, Sabi ko sa asawa ko, o ngayon, hindi na nila ako tinitingnan, hindi na nila ako chinichismis, pero dati pag malayo pa lang ako, tinitingnan nila ako. So, feeling ko naman, ako napakaganda kasi nga tinitingnan nila ako, chinichismis nila ako. So, yun pala, mali pala yun, dahil pala yun sa ilong ko na plat, no? So, yun ang story, guys. So, abangan ninyo ang next video ko, ha? Abangan ninyo, nakakatawa. Bye!